So, tandaan natin, sa scenario na to, guys, wala tayong in-apply na gate to source voltage. So, this is VGS is equal to 0. So, this is at VGS. Is equal to 0 volts. So, what if nag-apply ako ng negative na voltage? So, sir, bakit ako mag-apply ng negative na voltage? Kasi, N-channel yung JFET natin. So, kapag N-channel yung JFET, tandaan nyo, negative na gate to source voltage lang yung pwede nating i-apply. So, let's say, mag-apply ako ng negative voltage dito. So, maglagay tayo ng negative voltage dito sa gate. So, once meron na tayo negative voltage sa gate, ayan. Ano mangyayari? So, naglagay ka ng negative voltage dito sa gate. So, what will happen is magkakaroon ng negative charges dito sa positive na material ng gate. So, itong positive na material, magkakaroon ng negative charges dahil negative yung voltage mo. So, kapag nagkaroon tayo ng negative charges dyan, lagay tayo ng mga negative charges dito. So, what will happen is, dahil may negative ka na charges, then negative itong channel natin, di ba? Same na polarization, so, or same polarity. So, dahil same polarity, it will repel. So, dahil magre-repel, ang mangyari is, itong gate or itong channel material natin marerepel sa gate material or lalayo siya kasi they have the same sign or same polarity. So kapag lumayo yung channel material dito sa gate material natin, so ano mangyari? Sumikip itong channel mo. So kapag sumikip yung channel, ideally, diba, liliit yung current kasi masikip na yung daanan ng current. So kapag lumiit yung current, pagpilig na natin sa waveform natin, ideally, liliit itong current dito, pati yung pinch off voltage. So, liliit na yan. Then, mas mababa na yung itsura ng current mo. Then, increase natin itong voltage sa gate to source. So, the gate to source voltage. So, increase natin yung voltage. Ano mangyari? Dadami yung negative charges dito. So, kapag dumami yung negative charges, lalakas yung force of repulsion dito. So, lalayo lalo yung channel material dun sa gate material. So, kapag lumayo lalo yung channel sa gate, sisikip lalo itong channel. So, dahil sumikip yung channel, bababa ulit yung current natin. And, in turn, will make the current smaller. So, yan. Mas mababa na yung current natin dito. Then, ayan. Taasan pa yung negative na voltage dito. So, kapag tinaasan mo pa yung negative na voltage dito or ginawa mo siyang more negative, tataas yung, dadami yung charges dito na negative. So, kapag dumami yung charges na negative, lalakas yung force of repulsion natin dito. Then, pag lumakas yung force of repulsion, nangyari, mapuputol yung channel or wala nang connection yung channel. So, that is what we call as gate-to-source voltage na nagsasource ng cut-off. So, ayan, meron tayong cut-off voltage dito. So, ayan. So, therefore, ito yun. So, kapag cut-off, yun yung VGS na kung saan yung drain current mo, it becomes almost zero. So, technically, ito, yung VGS natin is more negative. So, VGS dito is papunta na sa negative. So, negative ng negative lalo. And, bumababa lalo yung current. So, ganun ang yung operation ng isang JFET natin. So, anong nangyayari sa isang JFET is pinapaliit mo lang yung channel or dinideplete mo lang yung channel. So, kapag nag-drawing tayo ng isa pang curve dito. Ayan. With the vertical axis as ID and the horizontal axis as VGS naman. So, kanina kasi VDS yung horizontal axis natin. Ngayon, VGS. Kakaroon tayo ng ibang curve. So, response curve ng isang JFET. And, pansinin nyo, when the voltage VGS is 0, so ito, nung 0 pa siya, diba, dito yun, VGS is equal to 0, yung ID natin,
mabot siya sa point na to. So yung point na to, this is what we call as IDSS. Tapos yung drain to source voltage, yung tawag natin dito is pinch off voltage. Ayan. So nung zero yung VGS mo, ang ID mo is IDSS. So at this point, so let's say ito yung IDSS natin. IDSS. Then, the more you apply negative VGS, habang nagde-negative yung VGS, ano nangyayari sa ID? It becomes smaller. So, ito, nag-apply ka ng negative VGS dito, bababa yung current mo. So, negative VGS, so dahil going to the left side, negative, bumaba yung ID mo. Then, habang nag-negative ka, bumaba lalo yung ID mo. So, bumaba lalo yung ID mo habang nag-negative ka until mag-zero siya or yun yung cut-off. Then, we will have this curve. So, ayan. Mapansin nyo, habang nag-negative yung VGS, is lalong bumababa yung current natin. And, pag tinignan nyo itong curve, so, ayan, mukha siyang kalahati ng parabola. So, dahil mukha siyang kalahati ng parabola, it is a square curve. So, squared na curve, second degree curve. Kaya, pag tinignan natin yung equation ng JFET, so, by equation, we have ID, yung drain current natin, is dependent sa IDSS since yun yung maximum value natin, times 1 minus VGS over VP quantity squared. So, pag titignan nyo, habang tumataas itong VGS na negative, so, itong VP natin, may value yan. Ayan. Pero yung VP natin dito is hindi po ito. So, what VP we will use is the cut-off na VGS. So, bakit? So, itong VP dito, yun yung value ng VGS cut-off. So, ito yun. Kasi, yun yung maximum na magiging zero na yung drain current natin. And pag tinignan mo yung VP at itong VGS na cut-off, they are same in amplitude in most cases. So, opposite lang sila ng sign. So, ayan. So, what will happen is, pag tinaasan mo to, so dahil N-channel, negative itong VP natin or itong VGS natin na magkakos na 0, negative to. Then, yung VGS is negative also. So, negative over negative will become positive. So, 1 minus a positive fraction, which is less than 1, will result to a lower number. Kaya, mas mababa yung ID natin. And if VGS is equal to VP or yun yung VGS of dito. So, yun yung VGS of dito. Kung equal yung VGS sa VP, then what will happen is magiging 1 to. So, 1 minus 1 become 0. So, next na equation natin guys is transconductance GM. So, when we say transconductance GM, so, GM, or the transconductance. When we say conductance, ano yun? So, conductance is the reciprocal of resistance. So, reciprocal is, resistance is voltage divided by current. Ito naman, current divided by voltage. Pero since transconductance, transfer yan, or a change, it is the change in current, which is yung current na yun is the ID, divided by the change in voltage, which is change in VGS. So, when we say change or delta, delta ID over delta VGS, di ba? Same lang yan sa derivative. So, derivative ng IG with respect to VGS. So, ito yung ID natin na equation. So, derivative ng equation na to with respect to VGS. So, therefore, itong IDSS natin, it becomes constant. Hindi naman yun yung variable. Ito lang yung variable. So, hindi na natin i-differentiate yan. So, isulat lang natin itong IDSS. So, IDSS. Then, itong part na to, may variable siya. So, i-differentiate natin to. So, pag di-differentiate natin to, itong 2, bababa siya. So, magkakaroon tayo ng 2 dito. So, times 2. Then, mag-minus 1 yung exponent, which is 1 minus VGS over VP. Wala na yung square kasi na minus 1 na. Then, pag na-derivative natin itong sa loob, so, by chain rule, derivative natin sa loob, derivative ng 1 is 0.
Then derivative ng negative VGS over VP, since ito lang yung variable, is equal to negative 1 over VP. Or rearranging this equation, so magkakaroon tayo ng equation na 2IDSS over VP. So sinama ko na to dito. Then since wala naman negative dyan, lagay tayo ng absolute value. So kaya wala na rin yung negative dito, times 1 minus VGS divided by VP. So this is our equation for transconductance, na kung saan guys yung part na to na 2IDSS over VP So, ayan. This is also called as GMO, or this is the maximum transconductance. So, ito po yung maximum transconductance natin. Okay? So, that will be our characteristic curve and equation for JFET.